Nakikilala niyo pa ba kung sino ang kumanta ng mga ito? Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinarasal. Ang dahil ng pag-ibig. Ang sikat na banda ang J Brothers. At sa video na ito, sila ay ating makikilala. Get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships, we're meant to fly. Hands up and touch the sky. Golden Pizza Inc., a corporation duly registered at Securities and Exchange Commission since September 10, 1974. Head office is located at 3rd floor Tiscan Building, 114 VA Rufina Street, Legazpi Village, Makati City, with postal code of 1229. Established by its founding chairman, Leopoldo L. Priero. Pakilala po muna kayo. Ako si Jay Jimenez ng Jay Brothers. Okay. Paano po nagsimula yung Cowboy Grill? Cowboy Grill, 1994 siya nagpalit ng pangalan. Pero way back, before pa siguro yung kinikwento mo sa akin, eh merong Pizza Hut na kilala na may bun. Yun yung Shakey's. So dati original to na Shakey's. Tapos ang nangyari, kilala nang kilala ang Shakey's na may mga banda na tumutugtog. And then ang nangyari, parang gusto nila na i-separate na yung Shakey's na image dun sa mga may mga band. Kaya pinanganak si Kobe. Okay po. So yung pangalawa pong tanong is, bakit po dinatagsa po itong Resto Bar? Ito, Kobe Grill? Opo. Siguro, para sa akin, ang banda, iba-iba yung tugtugan, iba-iba yung genre. Tapos ang pagkain, inumin, masarap daw. Yun ang narinig ko. Sabi nga po nila, masarap po yung kalibas. Siguro alam din ang nanay at atin niya. Yun, isa na yun. Pangatlong tanong po, paano po nagsimula yung pagbabanda niyo po? And ano po pangalan ng banda? Siya. Matagal na kami nag-start sa pagiging band. Before pa kami naging J Brothers, before kami nakuha sa recording, tumugtog muna kami of course mahaba yung kwento ko eh. Mula nung bata kami, nag-train na kami, trainin kami ng magulang namin, magkakapatid. Tapos sabi nila, sige papayag ako kasi di ba? Binira yung mga bata na magkakapatid na papayagan ng magulang na magbanda, tama ba? Sabi nung ko, sige payag ako na magband kayo, pero dapat within 1 or 2 years, makabiyahe kayo sa ibang bansa. So yun yung challenge niya sa amin. Tapos sabi niya, bago mag 5 years, dapat recording na kayo. So, yun yung pressure na binigay niya sa amin. Kasi hindi mo pala madali yung pinag-ano. Mahirap ang ginawa sa amin kasi hindi katulad ng ibang mga bands na nagkakatuwaan lang tapos
magja-jam, tapos nag-enjoy, tapos hanggang sa, uy, gawa tayo, hindi ganun. Ang ginawa sa amin, nag-under kami ng training. So, 8 hours a day. So, doon kami sa, ano, sa multi-skills. Para siyang promotion. Tapos talagang 8 hours kami nag-training. Tapos hanggang sa after, wala pang isang taon, nakabiyahe naman kami. In fairness, mga nag-Japan kami, nag-Holland, Singapore. So yung banda niyo po talaga is kikilala po talaga. Pati po yung mga magulang po siguro namin, kikilala po kayong mga music niyo po. Tanong mo sa mama mo, yung J Brothers. Alam mo, kung naririnig mo sa radyo yung ano, Wait For Me, alam yung Wait For Me? At saka yung sana bigyan mo ng pansin. Opo. Pero mo kahit hindi ko pakakantahin. Yung music ni Papa, ayun ko lang inaano. Pinapatugtog ko yung mga ganyang music ko. Kasi kasabay siguro namin ang papa mo. Ilan taon ang papa mo? Oh yun, matanda lang siya ng konti. No, journey naman. Inday Garutay. Inday Garutay. Yes, I'm Inday Garutay. So, of course, mga titos at titas, siguro naman po kilala nila ako. Gen and millennials, kilala pa rin ako. Pero Gen Z, siguro kayo mga anak, hindi na siguro dahil, siguro beyond 2000 na kayo pinanganak, no? 2004. Oh, 2004. Anyway, ang question mo is, ako, nag-start, I used to work before as an art director sa Channel 7. Then all of a sudden, na-discover ako ni Joey De Leon sa Mixed Nuts. And then, from 1994 to 1998, that's my, nag-Ipulaga ako. One of the casts sa Ipulaga. And then after nun, pinasok ko na rin yung mundo ng tablado. Stand-up comedian ako. So, actually, pag stand-up comedian ka, sing-along sa library ni Andrew De Real, yung pinaka-mentor din namin doon, obligado kang kumanta. And from there on, nag-aral ako ng Ryan Cabia Music sa Ryan Cabia Music Studio noong 1997. Yun. Ibig sabihin, patience and perseverance. Hindi naman overnight yung success pag gusto maging isang singer din. Yung matutulog ka na overnight, magaling ka na. It take a lot of practice yung mastery of music. And then, hanggang ngayon, nag-choir train ako sa simbahan namin. Ngayon, nag-violin din ako. Naging grand finalist ako sa Talentadong Pinoy Celebrity Edition. Si Arnel Ignacio nanalo. Ang ginawa niya yung choir master siya. Ako naman yung violin. Kalama ko siya. Pero magaling si Arnel. Kaya nanalo siya. And then, yun. Ngayon, may mga geek pa rin ako. Tapos, pag summer, ang sideline ko natutulog ang violin sa mga bagets, sa mga beginners. Yun po. Yes, then nga rin tayo. Kilala niyo pa ba ako? Promise. Ayan, napakaswerte niyo. Maraming salamat po sa ano niyo sa amin. And... Ay, di ba yun? And salamat din po sa nakausap. Yun lang po. At maraming salamat. Yeah, good luck sa akin. Paki-follow nyo na lang yung J Brothers by request para yung FB page na rin. Saka kanina, bago kayo dumating, meron kaming outreach akla ng tahanan, Siemens Wives, kaming tatlo. Every Sunday. Sa mga street children, namigay kami na. Oo, namigay kami kanina. Ayun yung kaya nakita-kita kami. Pero may online show lang kami every Sunday. Tapos ito yung parang isa sa mga culminating namin na outreach. Kaya doon sa FB, Inday Garuta. Regards sa mga magulang niya. Regards and good luck sa thesis niya, di ba? At group project niyo, na way magbigyan kayo na, nakalaba ng 5. 1.25. Good luck din naman. Alright, thank you. Fisher Valley. Yes. Kaya sila ng volleyball. Both of my students from Fisher Valley. I can buy myself now. What my name is isang pinakasikat nilang kanta, ang Kung Sakaling Ikaw Ay Lalayo. Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso
isang sikat na mga awit na si Renz Verano. Kapag ako'y inibig, pinapangako na sa piling ko man ay di kaluluwa. Paano na ang pag-ibig ko? Damdamin ba'y nilimot mo? Dati-dati kay saya, ito ba'y naglaho na? Dito na lang. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa aming paglakbay. Uy, uy! Saglit! Siyempre, may special shoutout ka din, Ginoong Santiago. Shoutout kay Prof. Bernard Santiago. Nandito yung mga estudyante mo from Fisher Valley. Nasa Home Grill, nag-enjoy sila. At nag-research, nagpapagod, pinagpapawis. Joke lang, joke lang. Bigyan mo daw sila ng mataas na grade. Mga flat. Shoutout kami from Jay ng Jay Brothers. Salamat po.